Magandang hapon sa lahat, guys. Pupunta kami doon sa basketball court. Yung kasama ko yung mga kagrupo doon sa Shalpa na hanggang ngayon di para i-deploy. So, mag 3 months na kami nga nakatingga sa Bilya. Pero ayos na naman kasi continuous naman sahod. Bakit hindi pa kami na-deploy o nagsisimulang magtrabaho. So yung kulang na lang sa amin ay yung gate pass. Yun na lang ang kulang kasi yung papasokan namin ay isang government agency. So dahil na inip kami doon sa Bilya, magkagala muna kami. Yan o. Yan yung mga kasama ko. Magbabasketball. Tapos magala na rin sa mall. At so ito ang bagong dating dito. No. Ano yan siya? It's back o easy decision. AC mechanic. Magiging trabaho niya dito. So first timer. Ang kasama naman iba dito. Ex abroad na. So ako first timer. So time check nga pala, guys. Oras alas 3 ng hapon. So pag sa Pinas plus 5 hours. So nasa alas 8. So teka. 3 alas 8 ng gabi, alas 9. Alas 9 sa Pinas. Yung kagandahan naman dito, guys. Dito sa Saudi. Ang kagandahan lang dito kasi yung init, yung sikat ng araw ay hindi tulad sa Pinas na nakakaitim. Dito, yung sikat ng araw dito, nakakaputi. Pakiramdam ko eh, puti nga. Yan, kung makikita nyo, guys, yan sila, yung mga Bengali, ayan, Pakistani, nakaupo sa tabi ng daan para maglinis ng sasakyan. Maghapon yan sila nakaupo dyan. Para kung mayroong hihinto, yun, paglilinis din sila. Tapos ang yung binabayad sa kanila, 10 riyal o 10 HR. Kasi yung paglilinis ng sasakyan dito ay hindi naman masyadong makapal yung puti. Ano lang yan, maalikabok lang naman. Yeah, punas-punas. Tapos tubig, isang litro, isang dalawang litro tubig. Ayos na, malinis na. Kasi yung sa ang bayad, dito pag pakarwas ka talaga, ang bayad, 35 sar, yan sila, nagkatagain sila. Kasi nga, maliliit yung sahod nila. Ano lang yan? Minsan, nasa 1,000 na 800 to 1,200 yung sahod ng ibang lahi dito. So maswerte lang yung mga Pilipino kasi ang sinasahod pag ang basic pag Pilipino ay nasa 1,800 kasama na doon ang food allowance, may transpo, may accommodation, libre na bahay, tubig, renty. So yung basic lang talaga 1,500 yung basic plus 300 na yung food allowance na binibigay ng company. So total 1,800. So yung 300 pagkakasiyahin mo yun sa isang buwan kapag wala kang bisyo, hindi ka nag-yose, sigurado sapat yan. Pero pag nag-yose ka, kukulangin talaga yan kahit 500 pa. Kasi yung yose dito isang stick 1 real isang stick. Kung sa isang araw makaubos ko ng 5. 5 sar times 30. Diba? Ganun lang yun. So yung kung tutuusin, yung cost of living talaga dito sa Saudi, dito sa Riyadh, mas mababa kaysa sa Pinas. Tsaka dito naman kasi pag tulad yan, kami wala pa kaming trabaho, hindi pa kami nagsisimula. Pag gustuhin namin mag part-time,
sasahod yun ng 170, 180 yung sahuran. Part-time yan, 12 hours. So, pag-convert ko sa Pinas, malaki-laki na rin yan. Kaya nga lang, dahil nga sa yan ay ipinagbabawal yung part-time. Pero minsan, mayroon talagang nakakalusot. Kapag nahuli ka naman, sigurado magbabayad ka ng multa. 5,000 SAR o di kaya deportation. Uuwi ka ng Pilipinas. So kung may pira, kung sasagutin ka ng kumpanya mo, magbabayad din ng 5,000 SAR. So, napakahirap. Dito naman kasi, marami talaga ditong nagpa-part-time. Kahit na yan ay pinagbabawal. Pero marami talaga ang mga opportunities na yung makukuha pag nag-part-time ka. Kasi yung sahod mo, hindi mo na yan pagagalaw. Hindi mo na yan mapabawasan. Sigurado yan, maipapadala mo sa Pinas yan. So yun lang sana. No? Balang araw. No? Pahintulutan ang part-time dito sa Saudi. Yun lang. So, kung yan ay mapahintulutan, hindagdag kita na yan sa mga worker, lalong laro na yun sa gobyerno, no? Magagawa ng paraan yan nila, idagdag kita na rin sa kanila. So yun lang talaga. Hindi pa talaga naiparating sa gobyerno na yung mga worker dito pag nag-part-time pwede rin silang kumita, hindi lang yung worker. Kasi yung part-time tulad sa mga ibang bansa, pinapahintulutan, hindi lang worker ang kumikita, kumikita rin doon ang gobyerno. Yung kasama ko ang bagal maglakad. Nalibago lang yan. Yan na. Ang Riyadh kasi ngayon, hindi na stricto tulad ng dati. Kasi nga, ngayon paparating na 2030, mayroong isang malaking event na gaganapin dito. Kaya yun ang pinaghahandaan nila. Mala 2030, meron silang ginagawang pinakamalaking park sa buong mundo. Ang King Salman Park. Napakalaki nung aabot yun siguro ng mga 100 hectares. Kasi maglalagay sila ng zoo sa gitna. Lima at pati mga camel meron. Tapos maglalagay sila ng fountain o yung tulad sa ibang lugar na nilagyan nila ng lawa sa gitna. Diba? Yun ang gagawin nila. So, marami sila mga projects na gagawin. So, aabangan nila lang hanggang 2030. Sa hindi na sikat ng araw, hindi pa ako na pinapawisan. Kasi mainit ngayong sikat ng araw, malamig naman ang simoy ng hangin. No, mayroon silang mais ito guys, oh. First time. No. May mais lang. You know. Mais. Mayroon silang mais. Malusog ko naman ito. Ayan guys, oh. Oh, mais. Oh. Tumutubo rin yung mais dito sa Saudi guys eh. Ayan. Ano? Ayan. So yun na. Ito yung mga sa ngayon tumutubo. Araw-araw yan dinadaligan. Ano? Ayos oh. Yeah. Ito yung building.
Ganda ng tori. Nakalubog kasi yung kanilang power line. Lapit na lang yan, yung basketball court. Dalawang ano lang yan, ano bang tawag doon? Yung kaliwa kanan, yung tawag doon? Dalawang liko na lang yan. Naiinip na yung kasama namin kasi na first time niya magkakat dito ng ganitong kalayo. Papuntang galing sa Binya papuntang playground, so first time niya maglakad. Ano pa naman, nasa 15 minutes pa naman yung paglalakad natin. So plus 15, di 30 minutes, pito kami lahat na magagala. Alawali mini market. So, ano ito? Alawali. Exit 26 dito. Yung pupuntahan naming mall, kitang kita na. Pero yung pupuntahan naming basketballan, hindi pa na maabot ng aming tanaw. Ayan o. Oh, napakaganda guys o. Oh. Yung mga mountain range. Tapos mayroon pa silang peace pan sa baba. Oh, malakas yung tubig pareho. Ilog pa na talaga to eh. Ayan o. Oh. Ilog pala yan. Oh. Malakas yung agos eh. Kitang-kita oh. Itong tulay ito guys oh. Ito. Iyan yung mall, yung Sinomi Mall. Tapos stoplight sa dulo niyan. Yan ang playground, ang basketball court. Oh, di ba malakas yung agos ng tubig oh. Sapa nga tayo. Sapa. Pupunta ng bangko. Ano yan ba sa tulad? Nandito sa dunahan. Nay, magpa-update pa si Diyos eh. Update? Pa-update mo tayo ito. Stop pa, stop pa, stop pa, stop. Stop pa, stop! May kamera eh!
mga stop light ito pag ayun na sering windpipe. Sayang ang 3,000 sir. Lalap? Pag tuwing hapon, maraming nagja-jogging dito. Ito, no? Ito yung kanilang hallway. Mapababae, lalaki man dito. Naglalakad. Nag-walking. So, hindi lang Pilipino, hindi. Pati na rin yung mga lokal. Pupunta rin ito jogging. So, malapit na kami doon sa sinasabi kong basketball court na kung saan maraming mga tao pupunta, maraming mga lokal o mga Pilipino din na naglalaro ng basketball, andoon sila. Sana may ako'y nakaramdam ng wow. Sana mayroong tubig. Ay, may tubig na parang? Ito? May tubig sila. Ayan, no, sa may karton, no? Nilalagay yan. Oo, oh, libre? Oo, oh, libre yan. Ayan, no. Ang aming Serena, ako'y isang Serena. Buka. Huwag kayong mag-subscribe dito, ha. Ayan. Oh, mayroon o. Oh. Ayan. Tubig yan. Libre yan, libre. Ba't naman isa lang kinuha mo? Libre to. Dalawahin mo na. Huwag kang maya. Balik ko yun. Ayan. Ito na yung papunta video. Sina? 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 Oh, wala! Ako ah! Sina? Sina? 5.0.5 Sina? 0.5 Sina? Simulain mo na! Thanks! Sina? 0.5 Sina? 0.5 sila, bilis.